Karamihan sa atin ay nagdadalawang isip na pasukin ang mundo ng pagninegosyo dahil na din sa takot na baka malugi. Kaya inaanyayahan kitang panoorin ang videong ito bago mo umpisahan ang negosyong pangarap mo. Alam naman natin na sa kahit anong klase ng negosyo ay may chance na malaki ang kikitain mo, ngunit bago mo maabot ang nakamit ng mga naglalakihang kumpanya ay kailangan mo maglaan ng maraming oras at effort bago mo ito mapalago. Sa anumang klase ng business ay hindi mawawala ang risk na kaakibat dito. Kaya sa videong ito, ating alamin ang number one skill na kailangan mo i-develop bago ka mag-umpisang magnegosyo. At ang skill na ito ay tinatawag na high income skill. Ito ang skill na maaaring makakapagbigay sa iyo ng 6-digit na income kahit nasa ang sulok ka man ng mundo. Marahil ang tanong mo ngayon ay kailangan ba talagang i-develop ang high income skill? Ang sagot ay oo, sapagkat ito ay parang spare tire na kung saan kung sakali man na hindi maging successful ang iyong negosyo ay mayroon kang babalikan na isang skill na makakapagbigay sa iyo ng malaking income. Kaya sa videong ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na high income skills na pwede mong aralin ngayon din. At kung bagong viewer ka dito sa ating channel, please click the subscribe and bell button para ma-notify ka tuwing meron tayong bagong learning video. Ang number one skill ay copywriting. Ito ay ang abilidad mo na gamitin ang written word to persuade someone to take an action. In short, ikaw ay magbebenta ng iba't ibang produkto o di kaya ay serbisyo gamit lamang ang mga written words. Dito pumapasok ang konseptong tinatawag na email marketing, na kung saan ang isang copywriter ay diretso nang nagsisend ng mga output or product nito sa mga kumpanyang prospect ng kanyang produkto at serbisyo. Pwede mong i-visit ang Copy Haven na YouTube channel na nagtuturo kung ano at paano gawin ang copywriting. Ang link nito ay nasa description sa ibaba. Ang number 2 na high income skill ay consulting or coaching. Dito naman ay tutulungan mo ang mga tao na masolusyonan ang kanilang problema one-on-one man o di kaya ay maramihan. May iba't ibang klase ng consultant. Meron sa business and finance, meron sa health, kasama na dyan ang weight loss program, at meron din para sa marriage at pati sa personal na buhay. Kung sadyang eksperto ka na sa larangan na ginagawa mo, ay maaari mo itong pagkakitaan ng malaki gamit ang coaching, na kahit sa aspeto ng arts at sports tulad ng pagsasayaw ay isa ding klase ng high income skill. High income skill number 3 ay public speaking. Marami sa atin ang may fear sa public speaking o iyong tinatawag na glossophobia. Subalit kung talagang may kakayahan kang magsalita sa harap ng maraming tao, ay maaaring kumita ka ng malaki sa pamamagitan ng public speaking. Ito ay isang high income skill na kung saan ikaw ay magbibigay ng mensahe sa isang grupo ng isang company na maaaring makakatulong sa kanilang paglago o di kaya ay sa development ng mga empleyado nito. Dito mo mailalabas ang iyong impluensya sa ibang tao upang mag-take sila ng action at mabago ang kanilang pananaw sa buhay. Number 4 ay ang internet marketing. Ito ang skill na ginagamitan ng internet upang maka-attract ng mas maraming customer o di kaya ay businesses. Kasama sa skill na to ang paggawa ng ads, digital content creation, graphic design, online market research, video marketing at marami pang iba. Pwede kang mag-enroll sa TESDA na isang programa ng gobyerno na kung saan meron silang course tungkol sa graphic design at pati na din sa web development. At dahil na din sa pandemic, ay halos lahat na ng negosyo ngayon ay nasa online platform na. Kaya gamitin mo ang pagkakataon na ito upang aralin ang internet marketing. Number 5 high income skill na kailangan mong i-develop ay ang tinatawag na closing. Kung isa kang magaling na closer, ay kaya mo ma-convince ang isang tao na bilhin o di kaya ay mag-subscribe sa services na in-offer mo. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang mga produkto o serbisyo na inaalok mo, subalit pag hindi mo ito maibenta, ito ay useless o worthless lamang. Tulad nga ng sabi ni Dan Luke, na in business, nothing happens until something is sold. At ang pang-anim na high income skill ay ang pagiging content creator sa YouTube.
tulad nitong OFWpreneurs channel. Sa una ay hindi ka talaga kikita ng malaki. Subalit kung lumaki na ang iyong subscribers at viewers, ay siguradong lalago na din ang income mo. At para maabot mo ang estado na ito, ay kailangan mo ang dalawang strategy na ibabahagi ko sa iyo ngayon din. Una ay give value to others. Tulad ng channel na ito na nagpo-focus sa specific audience tulad ng mga overseas Filipino workers. Nakagaya ko ay isa ding OFW na kung saan ang layunin ay matulungan na mabigyan ng sapat na kaalaman tungkol sa financial literacy pati na din sa saving and investing ang mga kababayan nating OFWs. Laging tandaan na give what others need and want. Dapat ang content mo ay kayang isolve ang specific need and problem ng iyong mga subscribers. At ang pangalawang strategy ay dapat be consistent. Alam natin na uso ngayon ang pagiging vlogger. Marami ang sumubok dito, ngunit iilan lang ang naging successful. Sapagkat ang gusto ng karamihan ay instant result at gusto kumita agad ng pera sa YouTube. Hindi instant ang kitaan dito. Huwag isipin na kapag nag-upload ka ng isang video ay 100,000 na agad ang manonood dito. Atin nang balikan ang 6 na high income skills na pwede mong i-develop ngayon din. Una ay copywriting. Pangalawang skill ay consulting or coaching. Pangatlo ay public speaking. Pang-apat ay internet marketing. Pang-limang skill ay closing. At ang pang-anim na high income skill ay pagiging content creator sa YouTube. Kung nagustuhan mo ang video ito, please click the like and subscribe button at i-share mo na din ito sa mga kaibigan mo upang mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng ideya sa iba't ibang klase ng high income skills na pwede din nilang i-develop at pagkakitaan. At huwag mo na din kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify ka tuwing meron tayong bagong learning videos. Maraming salamat, kabayan. Ingat and God bless.